Marami sa atin ngayon ang babad na babad sa computer at mga cellphones kasi naman lagi lang tayong sa bahay, hindi tayo makalabas. Lalo na mga bata, nag-online class. At sa atin naman mga nag-work, nag-work from home, so computer din yung ating lagi kaharap. Ang hindi natin alam, hindi ito nakakabuti sa ating mata. Unti-unting nasisira ang ating mata at kaya naman marami ring nagbebenta ng mga protection eyewear sa internet. At naisip natin bumili sa mga ganong klaseng stores kasi bakit naman hindi? May protection na yung mata mo, mura pa. Yun nga lang, nakamura ka ba talaga? Engineering at iba pang mga trabaho na kailangan laging nakatingin sa malapit,
mabilis pong tumaas ang kanilang mga grado. At dahil po dito, lagi po silang nagpapalit lagi ng salamin. Isa po sa leading causes of blindness natin ngayon ay ang tinatawag na degenerative myopia. Ito po ay tinatawag na degenerative myopia dahil nagsisimula po siya sa nearsightedness or yung balabo po yung paningin sa malayo at mas malinaw po yung paningin sa malapit. Ngunit dahil sa sobrang taas ng grado or sa sobrang bilis ng pagtaas ng grado, nauugi po siya sa blindness at ibang mga sakit sa loob ng mata. So, akala po natin, harmless po yung pagtaas ng grado natin. Na ang kailangan lang po natin ay simpleng check-up at ang pagpapalit or pag-a-upgrade ng ating salamin. Yun nga lang po, hindi po enough yun. Kasi ang kailangan po natin ay myopia control. Sa myopia control, kinocombine natin or pinagsasama natin ang correction at prevention. Ibig sabihin, pinapalinaw natin ang iyong paningin at the same time, pinipigilan natin ang pagtaas ng iyong grado. Paano ba yun? So, marami pong methods na yun ang myopia control. Unang-una po dyan ay yung tinatawag natin orthokeratology. Ang orthokeratology ay isang paraan na special contact lens sa mata tuwing tayo ay natutulog. At kapag gising natin, pinatanggal natin ito at malinaw na yung ating paningin sa malayo. Aside sa napapalinaw dito yung ating paningin sa malayo, nai-improve din ito yung ating myopia progression. Ibig po sabihin, bumabagal po ang pagtaas ng ating grado or minsan po totally nasa-stop natin yung pagtaas ng grado natin. Mas maganda po ito sa LASIK kasi sa LASIK po, na-improve din naman po yung paningin natin sa malayo pero hindi po siya isang effective way to stop the increase of eye gray. So kapag kalagi pong tumataas yung grado nyo at gusto nyo na po itong ma-stop, magpa-ortho-K po kayo. Isang alternative natin sa myopia control aside from ortho-K ay yung myopia control contact lens. Mas mura po ito kaysa sa ortho-K. Pero yung effect niya po almost the same sa ortho-K. Nai-improve po yung ating paningin at the same time bumabagal po or natitigil na po yung pag-increase ng ating rate. Yun nga lang, kailangan niyo po itong isuot during the day. Kapag ka hindi niyo po suot yung contact lens niyo, hindi po nai-improve yung ating vision at hindi po natin masustop yung ating myopia. And of course, we also have myopia control eyeglasses. Sa myopia control eyeglasses, we are using specialized lenses para makontrol yung pagtaas ng ating rate. So, napapa-improve din ito yung ating grado, hindi na tayo nakaka-experience ng panlalabo sa malayo, at the same time, bumabagal din yung pag-increase ng ating rate. But we are using eyeglasses instead of contact lenses or ortho-K na lenses. Naiintindihan ko po kung lahat po tayo ngayon ay gusto po ako rin naman po, gusto ko rin makatitid. Yun nga lang, piliin po natin yung mga bagay kung saan po tayo nagtitid. Kasi kung ang pagtitid po natin ay mauugi po sa pagkalabo ng ating mata or sa ating pagkabulat, ay magdalawang isip po tayo kung dapat ba na bumili tayo ng mga mumurahing salamin or dapat po ba na lagi na lang po ba tayong nagpapag-free eye check-up. Minsan po, bigyan nyo din po yung mata nyo konti man lang sa pansin. Lalong-lalo na sa ngayon kasi ito po talaga ang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Kung wala po yung ating malinaw na paningin, magsasuffer po ang lahat ng ating mga activities. Kaya maganda po na mag-invest po kayo sa inyong mata. Hindi po kayo mapapamahal. Sa totoo nga po, mas mapapamura pa kayo. Kasi mas matagal nyo pong ma-enjoy ang inyong malinaw na paningin hanggang sa inyong pagtanda. Tuturuan ko rin kayo kung paano makatipid. Minsan kasi ang hirap magtipid, ano? Or minsan ang sakit sa bulsa kapag gumagastos tayo para sa salamin. Kaya, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo makakatipid at paano nyo maalagaan ang inyong mata. Kung mahilig ka sa soft drinks,
35 pesos yung soft drinks na yun sa 7-Eleven. Multiply to 365 days, meron ka ng 12,775 pesos kapag ka tumigil ka ng soft drinks. Kung mahilig ka naman sa burger, 50 pesos na yun ang burger. Times 365 days, meron ka ng 18,250 a year at makakabili ka na ng magandang salamin. Kung mahilig ka sa frap, 150 pesos ang frap times 365 days, meron ka ng 54,750. Iwasan nyo na po yung soft drinks, burgers at frap. Makakatipid pa kayo, maalagaan nyo pa yung mata nyo. Di pa kayo magkakasakit ng diabetes.